episode ay tuturo ako kayong gumawa ng thumbnail background para to sa mga baguhang YouTuber. Una sa lahat, dapat may download na kayong PicsArt. Ayan, download nyo itong PicsArt. Once ma-download nyo yung PicsArt, then punta tayo sa Google. Click natin yung Google. Download tayo ng thumbnail background. Ayun, may nag-download na kasi kanina, kaya naka-ready na. Ayan, download nyo yung thumbnail background. Ayan, daming yung pagpipilian dito. Then, click nyo yung view image para makita nyo pa lahat. Mag-sample tayo ng isa. Click natin to. Ayan. Para ma-download nyo yung background na napili nyo, press and hold. Tingnan nyo lang lumitaw yung save image. Ayan. Click nyo yung save image. Automatic. Nasa gallery nyo na yan. Then, balik tayo sa PicsArt. Yun. Click nyo yung plus sign. Then, punta tayo sa gallery. Kunin nyo yung napili nyong background. Ayan. Makikita nyo sa baba yung mga tools na pwede nyong gamitin sa pag-create ng thumbnail background. Siyempre, maglagay tayo ng image natin para makita yung mukha natin sa thumbnail background. Click nyo lang yung add photo. Then, dito kasi may mga naka-ready na akong photo. Sige, sample tayo. Once na may napili na kayo, click nyo yung ads sa taas. Yun. Tapos yan, pwede nyo i-navigate yan. Yan. Pwede nyo lakayan yung picture nyo saan nyo ilalagay. Kung sa right side o sa left side. Try natin lagay sa left side kasi sakto yung mukha ko yung nakaharap sa kanan. Ayan, once na okay na. Dito kasi wala nung background PNG na ito na i-convert ko na. Pero kung gusto nyo i-cut out, kunyari may background yung image nyo, click nyo lang tong cut out. Ayan. Then, dahil person, dahil profile nyo yung image, click nyo yung person. Automatic, ayan, madadrag lahat yung profile ng picture nyo. So, sa akin kasi, na-cut out na. So, once na okay na, kung yung sa iba kasi may mga excess yan na color na background na titira, pwede nyo siyang i-erase dito. Click nyo yung erase. Ayan. Then, ayan. Click nyo lang yung mga parts na sumusobra. Ayan, para malinis yung edge ng inyong profile. Yung sample ko kasi na-cut out ko na ito. Ito rin yung pinanggawa ko dyan. Yung PicsArt. So, once okay na at malinis na yung profile mo, click nyo lang yung check. Oops. Sorry. Na-click ko yung Baba muna natin ito. Ayan. Ayan. Then, i-pwesto na natin ang ating image sa gilid na ayan yung ayan. Depende sa inyo kung gaano kalaki. So, akin, okay na ito. Once okay, na-click nyo yung check sa itaas. Then, mag-add tayo ng text. Siyempre, ano ba yung sinasample natin ngayon? Thumbnail background. Then, yun na rin ang gawin nating sample. Lagay natin. Type tayo. Thumbnail. Yan. Yan. Kung okay na sa inyo yan, click nyo yung check. Then, yan. Nabikit lang natin yung text. Ayan. Dito maraming pagpipilian na caption na font. Ayan. Lakay muna natin para makita natin. Ayan. Pili ka lang dito ng mga font. Ayan. Okay itong font na ito. Ayan yan. Ayan. Ayan. Marami. Pili ka lang na depende sa gusto nyo font.
try natin yung medyo bold lang para catchy sa mata. Ayan, ayan. Try natin ito. Mukhang maganda ito. Oops. Lakay natin ang konti. Oops. Tapos, kung gusto nyo ng stroke o yung border, yung may border yung ano nyo, click nyo yung stroke. Then, adjust nyo lang dito para lumaki. Ayan. Depende. Tapos, may mga color ano yan, para sa stroke. Try natin yung red. Ayan. Yun. So, diba? Kitang-kita yung text natin. Thumbnail. Kung okay na sa inyo yan, click natin yung check. Ayan. Parang natabingan yung mukha ko. Oops. Sorry. So, bagay. Sample lang naman to. Add tayo ng text pa. Backgrounds. Ayan. Yun. Navigate lang ulit natin. Then, pili ulit tayo ng magandang font. Maganda, medyo bold eh, para catchy eh. Kitang kita. Ito kaya. Oh, medyo, ano, hindi visible. Ito, ito, medyo fancy. Ayan. Tapos, lagyan natin ulit yung stroke. Kapalan nyo lang yung stroke para, ano. Kitang kita. Pili ka. Try natin ng blue. O yun. Kitang kita. Yan. Oh. Thumbnail background. Kung okay na yan, click nyo lang yung check sa itaas. Yan. Oh, syempre, ilagay natin yung logo ni YouTube para lalong catchy. Balik tayo sa Google. Type natin. Ay, sorry. Yung nga natin, nakikilip natin yung video recording. Type natin dyan. YouTube logo. Ayun. Click mo lang YouTube logo. Ayan, makapamili na tayo ng mga logo natin dito. Ito. Mukhang maganda ito eh. Malinis. At saka na PNG na siya. Pag PNG, hindi na tayo magka-cut out. Long press. Yun. Save image. So, once na save na natin, then balik tayo sa PixArt. Add photo ulit tayo. Click mo lang yung YouTube na image, then add. Ayun. Oh guys, ganda. Kitang kita, sikap ang ano, logo natin. Ang maganda sa PixArt na nanabigate yun. Tsaka ano, friendly user. Yes, once okay na, then click nyo yung check. Tapos, lagyan din natin syempre siya ng teka. Oops. Eh, parang mali ah. Undo natin. Add photo ulit tayo. Ayan. Ulitin natin. Parang natabingan yung mukha ko. O yan. Once okay na. Then, lagyan din natin ng ano. Effects. Border. Ayan. Pwede yung ano, lagyan ng parang outline din sa text yung kanina. Pero dito, ang tools niyang dynamic border. Kasi image yung lalagyan. Ayan. Ayan ka pala natin. Click natin. Ayun, ganda. So, yun. So, magandang ginamit pala natin doon sa ano, kaya sa thumbnail may background na rin. Parang match din siya doon sa logo ng YouTube. Nagbe-blend sila. Di ba ang ganda? Catchy. So, once okay na, then,
Quick nyo lang yung check sa itas. Yun guys. Tapos na ang ating thumbnail background. Yan. Pwede nyo na yung isave sa gallery nyo. Ayan. Automatic save sa gallery siya. Yan. Check natin sa gallery. Ayan guys. O, diba? Ganda ng game natin. Ayan. So, ayun lang. Ganun lang kasimpleng gumawa ng thumbnail background. So, kung may tanong kayo, comment down below na lang doon sa video natin. So, maraming salamat. Hanggang sa susunod muli, please like and subscribe. And hit nyo rin yung notification bell para notify kayo sa mga bago kong i-upload na video. Salamat!